So hey, what's up mga kote? It's me, Ate Marielle, at welcome sa Koder News, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo ng like, subscribe, and share button para mag-update ka sa aming mga videos. And samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Koder News. At ang ating bagong lesson for today is the circulatory system. So napag-aralan na natin last time ang nervous, muscular, and skeletal system. So nandito na tayo sa pang-apat ng ating system sa ating katawan, ang circulatory system. So before I start yung ating lesson proper, so nandito na naman tayo sa panibagong araw at panibagong trivia na ating pwedeng malaman at matutunan dito sa Koder News. So we actually have more than 5 senses. So, di ba nung last time, nag-aral tayo about 5 ang ating senses. Nung ating 5 senses, sight, hearing and smell, touch, and taste. So, meron pa pala tayong more than 5 senses. So, there are no... Wait lang. Baka kasi mali po ang aking pronunciation. So, correct me if I'm wrong. Nociception or the sense of pain. Chronoception, sense of passage of time. And proprioception, sense of where your arms and legs are in relation to the rest of your body, among the 16 other secondary senses. So meron tayong mga secondary senses, but we have more than 5 senses, but it is more complicated. Yung ating 5 senses na pinag-aralan, it's basic, it's medyo common sense para sa atin, dahil sight, hearing, smell, touch and taste are the 5 senses, and this one, yung tatlong to, ang nociception, chronoception, and proprioception ay mga among the 16 other secondary senses. So, medyo tumatahol yung aso natin, so lalaksan ko konti yung boses ko. So, yan, nandito na tayo sa ating lesson proper. So, the word circulatory is related to the word circuit. And when you speak of circles, you are reminded of the act of moving around. So when you hear the word circle, so talaga maiisip mo yung paikot-ikot or act of moving around or paikot-ikot ka lang. So this is the circulatory system. So medyo complicated yung part na to, dahil as a grade 2 student, medyo hindi ko pa to na-understand dahil nga sa sobrang dami niyang parts. And so pero ito na. So, yan ang ating circulatory system. So, when it comes to circulatory system, so, ini-involve nito yung heart natin, mga blood, and veins. So, yan mga parts natin na medyo complicated. Hindi ko na siya iisa-isahin dahil medyo dun muna tayo sa basic part ng ating lesson ng circulatory system. But, ang ating mga major na pwede nating pag-aralan is heart, aorta, correct me if I'm wrong, pulmonary artery, so yan, mga blood, mga veins, so yan, dyan nag-i-involve ang ating circulatory system. So, the circulatory system is a travel story of blood as it moves around the body. So, kaya nagpa-pump ang ating heart dahil sa ating circulatory system, at nagta-travel yung blood natin sa ating buong katawan. So, nire-reach niya yung mga places sa ating katawan para talaga mag-circulate ng maayos yung ating heart and of course our body. The circulatory system consists of the heart, the blood vessels, and the blood that flows through them. So may iba't iba talagang function ng ating mga system, like circulatory, skeletal, nervous system, endocrine system. Endocrine? Am I right? Ang alam ko may endocrine system, but digestive system yung pinakalas natin pag-aaralan. So, correct me if I'm wrong. So, please correct me if I'm wrong. So, yan. As you have learned earlier, the heart is a big muscle. And it is not just big as muscle. It is a special big muscle that pumps blood in and out to keep it moving around your body. So, mahalagang ating heart sa ating katawan dahil ito ang isa siyang special big muscle na nagpa-pumps ng blood natin para mag-circulate ng maayos yung ating blood and magkaroon tayo ng maayos na function when it comes to breathing or other pa na mga
errands kapag tayo ay nabubuhay or kapag paano tayo kumikilos sa ating pang-araw-araw. So, yan. Your heart grows with you. Today, your heart is a bit bigger than your fist. And as you grow older and your fist grow bigger, so your heart will be. Ewan ko kung totoo yung sinasabing theory ng mga elementary student kami. So, kapag nagbuo ka ng isang fist or yung parang yung kamay mo magsusuntok ng isang tao. So, ganyan. Pag ipinlace mo sa heart niya. So, ganun daw kalaki yung heart mo. So, I don't know kung totoo siya. But, you know, tinatry tawin yun ng elementary. So, yun. Kung ano daw yung laki ng fist mo, ganun din daw kalaki yung heart mo. So, sabi nga dito, ito yung pagkakaintindi ko sa kanya. So, I think it's true. So, yan. Blood vessels around your body. Blood travels around your body in thin tubes called blood vessels. Blood is like a fast-moving river that flows around your body. It also carries oxygen from the air you breathe and from the food that you eat. Your blood also helps your body fight germs. So, ating mga blood vessels, isa siyang thin tubes na pwedeng para siyang super bilis pa sa mga fast-moving river na nagpo-flow sa ating katawan para mag-carry ng oxygen to breathe and help our body to fight from germs. So, madami talagang mga functions ang ating circulatory system when it comes to our body to fight germs. So, yan. So, thank you. Have a great day and God bless. But before that, magkaroon muna tayo ng konting recap about this one. So, yan. So, dito sa circulatory system. So, itong ating trivia, we have actually more than 5 senses. Ito ay nociception, chronoception, proprioception. So, yan. So, when it comes to word circulatory system, related to the word circle. So, yan. Parang umiikot-ikot ka lang, act of moving around. So, yan. Ang related na word sa ating circulatory system, ang circle. So, parang circle, paikot-ikot lang siya. So, ganan, pabalik, or pabalik siya ng pabalik. So, paikot-ikot lang. So, yun ang ating circulatory system. So, yan, medyo complicated yung mga parts niya and hindi siya masyadong ideal for elementary lesson. But, we must focus muna dun sa mga basic part ng ating circulatory system. Ang heart natin, ang ating blood vessels, and ang ating blood. So, dun muna tayo mag-focus for our circulatory system. So, yan. So, ang ating blood vessels and thin tubes natin. So, yung mga blood natin, para silang super bilis na river na nagpo-flow sa ating katawan. So, yung blood na yun, nagka-carry siya ng oxygen from the air you breathe. Tapos, yung blood natin ay nag-help to fight germs. So, yan ang use ng ating circulatory system. So, thank you. Have a great day and God bless. So, if you have clarifications, suggestions, and questions regarding to our recent videos or to our future videos, if you want to suggest some lessons sa ating mga major subjects or sa mga minor subjects, so please comment down below. So, click the thumbs up button if you like this video and kung may natutunan kayo. So, thank you. Have a great day and God bless. See you in my next video. Bye-bye!